Okay, so ayun ang mga kamanix, ayun yung nakikita nyo sa loob. Pagbubuksan nyo siya, ayan. Hindi po yan kadena ha. Yan po ay isang V-belt na tatawag. Ano tayo ng white tools? Ito yung special tools na sinasabi ko sa inyo. White tools. Bago nyo siya matanggal. Hindi ganun kadali matanggal yan. Pag wala kang white tools. Hindi ka ba nahirapan mo kasi merong ano? Tulong. Tawag yan, merong... Cast guard. Cast guard. Kamanix, another day, another vlog mga Kamanix. And today mga Kamanix, sa lahat ng mga mayroong Honda Click Game Changer dyan, especially version 1 and version 2, ngayon ang gagawin natin is to do a maintenance guys of CVT cleaning, kung paano maglinis nung sa side ng motor para makita nyo naman kung paano siya gawin and para makita nyo rin kung gaano kadumi, paano mangyayari kapag sakali hindi siya nalinisan. So sumahan nyo ako guys, tara. Yan, ito po yung motor ko. Yan. Nilagyan ko ng, alam niyo ko ito para sa kotse ito eh. Nilagyan ko siya ng ano, holder. Oh, DIY para sa mga nalagyan ng mga kape, pag may kape ka dyan. Mga Starbucks. Kasi pag dito natatapon eh. Dito na lang. Ayan. Para convenient pag babiyahe. Bok, wailo. Tirahin na natin to. Okay. So, mayroong special tools to eh. Hindi basta-basta tools to na ginagamit. Why tools? Mahihirapan ka pag hindi ka sanay. Walang problema sa unbox, no? Ang bawa sa kagaya ng... Kagaya na ibang motor na bubuksan pa yung... maduming carburetor, mga ganun. Oo, wala. Wala tayong ganun? Dito carburetor eh. Ito. So walang problema? Yung iba, nagpapa FI cleaning sila. Oo. Pero pwede namang hindi muna. Kasi bago pa yung motor mo. Oo nga naman. Dami tayo ng T-range. Okay, so ayun ang mga Kamanix, ayun yung nakikita nyo sa loob, pagbubuksan nyo siya, ayan, hindi po yan kadena ha, yan po ay isang V-belt na tatawag. Ano tayo ng white tools? Ito yung special tools na sinasabi ko sa inyo, white tools, bago nyo siya matanggal, hindi ganun kadali matanggal yan, pag wala kang white tools. Hindi ka ba nahirapan mo kasi merong ano? Tulong. Tawag yan, merong... Cast guard. Kailangan kasi ng white tools para mag hold para lumuwag. Huwag kayong magtaka ha kung bakit may ibang washer to. Oo nga. Atin-atin na lang yun. So yan po yun. Tataka kayo, baka akala nyo akala nyo siguro yung ano ng click kadena, hindi po kadena yan. Lahat yata ng scooter, belt talaga, no, belt. Kailangan din ng hole dyan. Hindi mo siya mabubuksan.
different style of tools. Yeah. Gawang sariling gawa. Para hindi ka mahirapang ano. Oh, hindi ka mahirapang magtanggal. Oh. Extension lang to. Oo. Oh. Ayun, natanggal na. Lilinisin natin ang gas, kerosene. Yes, okay. So, ayun, ang dumi. Halika po. Yan. Sound set ng belt. Tayong pulley. Ah, yan yung pulley. Okay. Pulley set, drive set. Kaya tayong bola niya. Yung bola niya. Ayun. Maraming bola. Aning. Aning na bola. Hmm. Hindi naman nagagasgas. Nabibiyak ba yung bola? Hindi naman ano. Hindi naman, pero magkakanto to. Ah, hindi pa naman, no? So, nagkakanto siya. Parang ano to? Parang yung old na 2 peso bill. Ganun? Coin na, meron na. Well. Oh. Pero okay lang yan. Pwede pa? Pwede pa. Okay, okay, okay. Hindi naman anong to pangkalera eh. Anong cost nun? Kasi, aakyat yan dito sa gilid. Okay. Pag mabilis. Pagtaas ng torque niya. Ah, pagtaas ng torque niya. Iikot kasi ito. Okay, okay, okay. Yung naka-minor lang dito. Sa baba, oh. Oh, pag ginagasolinahan mo. Oo. Pag mataas yung torque niya. Oh. Oh, pag nag-RPM na. Tataas siya. Tataas siya dito. Ah, so kaya nang sa gagasgas. Oo. Tsaka. Okay. Yan. Pero hindi naman madaling ano. Matagal din lang. Oo, matagal. So kailangan palitan din yon minsan. Pag ano na, pag yung lahat na. Okay. May kanto na lahat. Na bola. Okay, so ngayon bubugahan na natin. Bili pa ako dito sa kaibigan ko si Ray, Marley. May compressor 'yo. Para malinis nga naman, 'di ba? Talaga 'yan ang malinis sa malinis. So, 'yan po ang mga parts na makikita niyo sa loob ng side nito. Ayan. So itong nakikita nyo guys, yan yung lalagyan ng filter. Ang laki no? Air filter. Air filter yan, ang laki ng kaka niya. Pero tingnan nyo sa loob. Kung gaano kaliit lang air filter nyan. Okay, yan na po, binubuksan na. O, nakita nyo? Ayan! Ayan lang, ganyan lang kalaki. O, tingnan mo yun, walang laman. Ganyan lang kalaki yung filter, napakadumi. Tapos kung bubuksan mo, ang laki-laki ng space sa loob, oh. Wala namang laman. Kung nakikita niyo yung filter, ito lang po yung ganyan kaliit lang yung filter niya. Ayan, oh. Laking space lang, no? Laking space. So, it's cleaning time. Cleaning time. So, hugasan niyo po ng tubig. Hindi, just lang. Yung iba, sinasabon nila. Talaga sinasabon na, no? Oh. Okay lang, siguro after okay nun, sabunan mo, gasolinahan mo lang ulit para hindi kalawangin. So number one, uulitin natin ang number one maintenance lang ng click or lahat ng mga tinatawag scooter. Na scooter CVT cleaning and air filter. Yeah. And change oil. No? Change oil. Sige, sige, sige. Yan ang kagandaan ng compressor. Kung wala pa kayong compressor, subukan yung hipan. Pwede namang walang compressor tsaka ano lang. Gamitin niyo. Punasan niyo. Oh, punasan niyo na lang. Mm. Tama nga naman. Punasan niyo na malinis. Mm. Hindi kayo satisfied. No. Mm. Gamit pa kayo ng WD-40. Magsayang nga lang kayo, ma. Gastos nun. Hindi kayo pag cook ang binabad mo diyan, magtamis 'yan. Baka lang gamin. Lalang gamin, magganit lalo 'yan. Ang cook matamis, 'di ba? Magganit 'yan. Pero anong cost minsan nga, bo, pag ano? Minsan ang bagal ng hatak niya. Oh, kasi yung ano particles ng nito. Oh, ayan. Ayun. Oh, madumi na. Madumi na no. Nagko-cause ng dragging.
Ayun ang cost ng dragging pag nadumi na. Dahil na pag-akyatin. Mahina na? Mahina. I mean, yeah, parang mabagal. Hindi mo mahina. Parang ano lang. Di, iba talaga yung pagbagong linis talagang ang bilis ng arangkada. May ano ako dyan, Bok. May ano ka, Bok? May bola ako dyan. Aba. Combination lang, ano. Haluan mo na ibang bola. Ibang bola. Tatlo-tatlo. Baka nice. Yung ginawa mo kaya nun, di ba? Oh. Eh, sa akin din. Yan din, combination. Oh, meron pang natira? Oh, tatlo lang ano eh. Tatlo lang yung kinabit ko kasi yung kinabit ko lahat. Di ba yung dating? May ano siya, may arangkada. Pero? Tsaka, ang bilis niyang makuha yung top speed. Ah. Pero ang takbo? Pero yung takbo, ang bilis din. Pang, ah, okay. Ano lang, pang short distance. Pang short distance. Pag, hi- pero, pag highway na, hindi niya ano kaya. Ano tayo eh? Long distance tayo. Long distance tayo, ano? Hindi naman karera yung sasaliya namin. Oo, oh, hindi naman karera yung sa atin. Ang nagsis sa atin, joyride lang eh. Long, long trip. Long trip lang sa atin. Long trip eh, joyride eh. Yan, no? Ang dumi. Marati ka dumi. Anong tawag yun? Yan o. Yan yung ring, di ba? Wow! Dito yung nilalagay. Magic to magic. Magic ring. Yan yung mga bola. Anong advice mo, Bok? Tingin mo, mga ilang beses kailangan linisin ng CBT? Ano lang, tatlong beses sa isang taon. Tatlong beses sa isang taon, so parang every 4 months? Oo, pag ano, kasi naglo-long ride tayo eh. Ah, pag lagi tayo naglo-long ride, okay lang three times a year. Pero pag hindi naman, lagi lang sa bahay. Oo, lagi lang sa bahay. Twice a year, no? Saka ano, huwag kalimutan mag-change oil talaga. Oh, yung change all na yun, huwag nyo kalimutan. Pahamak yung change all na yun. Huwag nyo kalimutan mag-change all, guys, ha? Paliwanag nyo kay miss nyo pagkatapos eh, i-share nyo itong video na to sa mga misses nyo. Sabi nyo, ganyan po ang ginagawa, kaya kailangan namin din magpa-change oil tsaka magpa-CBT cleaning. Eddie, wow! Baka next time kasi gamitin yung rason CBT cleaning lang, hindi lang change oil. Baka naman kasi mag-trending na naman kayo, ha? Lagi kayo nag-trending change oil, ginagamit yung lagi. Rason, para umalis sa misis nyo. Ngayon eh, baka makarinig din ako ng magpa-CBT cleaning lang po kami. Aba, iba na yan, ha? So sa mga hindi pa po nakapagpa-CBT cleaning, anong advantage saka disadvantage, Bok, sa tingin mo? Pag wala, simula nang nabili yung motor, hindi pa nakapasubok ng CBT cleaning, anong disadvantage? Ang disadvantage, magda-dragging. Magda-dragging, no? May hindi lang isa sa reason ba nasisira yung belt niya, no? Belt, tsaka yung bola. Bola, oo. Oh. So, mapapansin nyo yan, yung mga ibang motor nagda-drive. Hindi, agad dumidikit yung lining niya. Ah, yung lining. Pag marumi. Kasi marumi na, no? So, mapapansin nyo, yung mga hindi pa nakaka-try, nakasubok magpa-CBT cleaning, ang experience niyan, ito ha, ang symptoms niya, makikita nyo, parang feeling nyo, kahit anong bilis ng takbo, hindi tumatakbo. Kasi, dragging yan. Hindi ka agad magte-take off yung motor mo. Oo, hindi agad magte-take off yung motor mo dahil ano ka, nagda-dragging ka. So, napapansin nyo, pag, kahit na anong hataw nyo, mabagal yung takbo niya kasi dahil hindi ko kayo nakapag-CBT cleaning, ganyan. So, ano ba naman yung once a year, twice a year, kung hindi naman kayo laging gumagamit, laging sa bahay lang. Pero kung lagi kayo long distance, like yun na nga nasa Manila, no? Yung mga galing ng, halimbawa, Caloocan ka, tapos Makati ka pa ng tatrabaho, abay, kailangan nyo mag-CBT cleaning four times a year. Required yan.
Dahil yan din ang cause makakasira ng mga bola, ng belt, pan belt niya. Kung ba naman pan belt mo mag-init, madumi na mainit pa, ay magkakrak talaga yan. Instead na mura lang yung gagastos niyo magpalinis, eh napagastos kayo ng isang bibili pa kayo ng bibili kayo ng maraming parts niyan. Pag nag-crack yan, nabasag. Pero advice ko pag ano, 25,000 kilometer ng takbo ng motor 28,000 kilometers. Yan, CVT cleaning. Palitan nyo na ng ano. Ah, palitan na? Oh, belt. Ng belt? Oh. Okay. Huwag nyong hantayin na maputol. Maputol. Baka may tumatakbo kayo, maputol. Mag... Hindi naman yun, pero hindi naman tendency na parang babaras sa loob. Hindi naman. Hindi naman, pero... Hindi ka na makakatakbo lang. Hindi ka na makakatakbo. Oh, hindi ka makakatakbo. Saka maraming masisira. Maraming masisira o nadamay. Matigas din yung belt, yung belt, kahit paano ha. Oh. So 25,000, ha? Oh. Kilometers. Oh. Tandaan niyo mga kamaniks, ha? Mag 25,000 kilometers na ang motor niyo, mag-change na kayo ng belt. Okay? Yung iba tinatanggal nila 'to. Alin? Ito. Para clutch lining pag magki-cleaning tsaka to. Bakit? Yung sa akin hindi na. Oo. Kasi naka-set na 'yan. Oo. Yung iba kasi nasisira yung lock nila dito kapag tinatanggal. Oo, pa. Kapag tinatanggal pa. O nga naman kasi nga naman mo tatanggalin ko muna 'yung tester naman. Oo. Tsaka may grasa to sa loob. Oo, pag nilinis mo, ayun, mawawala na yung grasa. Mawawala yung grasa sa loob. Oo. Pag nilagyan mo, pag nadamihan mo ng grasa, ayun, natukos ng dragging yun kasi dumidikit yung likabo. So ulitin ko mga kamaniks, no? Ulitin natin ha. Itong CVT cleaning hindi lang po para sa mga click to. Okay, sa lahat po ng mga scooter applicable po ang CVT cleaning. Required po talaga yan para sa safety nyo na rin. And of course, change oil na rin. Kailangan nyo magpa-change oil, ha? Pag nagpa-change oil kayo, advice ko rin, isama nyo si Mrs. Huwag kayo mag-change oil ng kayo-kayo lang, ha? Mga Mrs. Isama nyo yung mister nyo, lalong-lalong CVT cleaning. Para siguradong yung motor talaga i-change oil, ha? Hindi. Hindi ba yung chini-change oil? Hindi ba yung chini-change oil? Yan. Ganyan po pag nilinis sa filter, malikabok. Pwede pa to? Pwede pa yan? Mapapalitan ba yung filter? Oo, mapapalitan. So, kakabit na natin guys. Tapos na tayo maglinis sa lahat. Kakabit muna natin yung filter. So ikakabit mo na yung anong tawag yan? Bola? Fly ball. Fly ball. Combination to. Combination yung original tsaka ng ano? Yung pang racing. Pang racing? Malapit na to palitan. Saan nakakabili niyan ba? Sa ano lang, sa do exam. Meron sila? Oo. Ano ata lang? 20 ata yung isa. Okay. Meron ba sa do exam yan? Oo. Pero pwede pa to. Nalagay mo na yung grasa. And kakabit check mo? Check washer. Check washer. Ayun. Okay, nakabit na. Naipasok na. Lagyan ulit ng grasa. Grasa? Konti lang. Oo, magdamihan. Tama-tama lang.
yung proper way po ng paglalagay, ha? Pagkabit ng ano? Pagkabit ng bumbelt? Oo. Kailangan nakaganyan yung... Nakaganyan? Oo. Honda Bando. Nababasa nyo. Nababasa? Oh. Para hindi bumaliktad? Hindi yung, baliktad. Ah, hindi pwede baliktad. Oh, kailangan, hindi pwede. Okay. Tayong punasan muna natin. Okay, yun. Okay, kailangan na ipitan ang gamit ng special tools. Okay guys, so yan. Nakabit na po yan. Ito na po, nakabit na lahat. So i-cover na natin. Ibabalik na natin lahat, na-cover, ay balikan na lahat. Testing muna. Ah, testing muna. Testing muna natin paanda rin. Okay, tapos, okay. Testing. Okay ba sa all right? Okay lang, testingin para matestingan kung okay na. Okay, so mga kamaniks, we are done for today. Naipakita ko na sa inyo kung paano gawin ang CVT cleaning, mga kamaniks. And like I said, no, advice ko sa inyo kanina, it's better to ano, to do a CVT not 4 times a year if in case malayo yung mga biyahe ninyo, lalo pag lagi kayo nasa long drive. Pero kung lagi naman kayo sa bahay, sa palengke, yung malapitan lang, it's better to have it cleaned like twice a year. For your safety na rin. And like as Bok Wirelo said, kailangan pag 25,000 kilometers na yung speedometer ninyo, you have to change the, ano na, the belt para for your safety also. Okay? And any additional lang is maintenance is the most easiest way for, siguro para sa safety na rin ninyo, safety natin, kailangan lagi nyo ipamaintain yung motor nyo. Any kind of motor yan, kahit na click pa yan, kahit na beat pa yan, any ano, yung mga motor na scooter. Okay? Lalo yung mga bagong scooter ngayon. CVT cleaning is very important. And of course, pinaka-importante is yung change oil. Change oil, ha? Ibang change oil to, ha? So, change oil to, guys. So, change oil and CVT cleaning, the most important thing sa mga scooter. Okay? Yun lang may advice ko. And next time, next vlog ko, ipapakita ko naman sa inyo paano gawin, kasi marami namang problema daw kung paano gamitin ang scooter, lalo na sa mga slope, yung mga pababang kalsada. Kasi maraming namang problema dahil pag ginagamit lagi yung brake nyo kasi umiinit yan, eh. So you cannot use the brake, lalo na lagi yung pababa kayo, yung dinadaanan yung bundok ay sobrang pababa. I'll teach you how the proper way to drive a scooter using those things.
ano yung mga dapat gawin. Okay, para hindi lagi kayo, kasi marami na nababalita na aksidente gamit ang scooter, tuloy-tuloy daw nawawala ng preno, tuloy-tuloy nahuhulog sa bangin. So para maiwasan yan, don't forget to follow me and subscribe to my YouTube channel, DJ Manny Moto Vlog, and also my original YouTube channel, Exploring with DJ Manny, for an update kung paano gawin. Para sa mga hindi pa marunong gumamit ng scooter, kung paano the best way to use it para hindi kayo maaksidente, okay? So, next time guys, see you next time. See you on my next vlog. Thank you so much for watching. And of course, sa mga taga dito naman, malapit sa area namin, dito sa Dumaguete or Negros Oriental, if you want to magpa-CVT cleaning kayo, magpalinis kayo ng motor, magpa-CVT cleaning, pumunta na kayo, comment down below, or pumunta na kayo dito sa aking kaibigan, Sibok. Marlo? Ha, Sibok? Hello. Ayan, dito kayo magpalinis guys, kasi expert to. Alam niya na yan, kabisado niya na kung paano kalinisin yan. And meron kayo makukuha mga tips and suggestions para to maintain your scooter. Okay? Thank you so much guys.